Magandang araw mga kaibigan, at sa araw na ito dinayo natin ang Quiapo. Alam nyo ba na dito sa Quiapo ay hindi lang sikat na sikat ang usapang batang Quiapo, kundi may isang lugar dito na dinarayo at pinipilahan naging trending sa social media. Ito ang pinakasikat na dragon fruit juice, kung kaya't atin mismong dinayo upang masubukan at mahusgahan. Magandang araw mga kaibigan, at tayo po ngayon ay dumayo dito sa siyudad ng Quiapo, dito Mandas sa May Carriedo, malapit na sa simbahan, upang tingnan at mismong puntahan itong napaka-viral, maging sa TikTok at sa YouTube at maging sa Facebook, itong dragon fruit. At syempre, ito na nga po mga kaibigan, atin pong pupuntahan. Masubukan na natin, gaano nga ba talaga ito kasarap? Totoo nga bang itong masarap? At eto na, nandito na tayo ngayon mismo sa kanilang lugar. Kitang-kita nyo sa likuran, ayan, nakapila yung mga tao at ang kanilang pinapilahan itong sikat na dragon fruit. Ilan taon na ninyo yung ano lang yan, bago lang yan, March 22, 2022. Paano kayo nag-top off sa ganitong klaseng negosyo? Pero lang ano, oversupply, ginawa ko siyang juice kesa itapon. Kung kasi yung mga milk tea, tsaka mga powder, naisip ako, gabi kong juice. Ibig na itapon, makinabangan. So hindi nyo inasahan ganitong kasi pag dragon fruit kasi, pag sarabi kasi niya, ano, hindi popular na prutas, hindi naman kailangan tao eh. Ginawa ko lang. Nakuha lang naman yung tsaga-tsaga. Muna ko po na siya, 1-5. Muna na ako ng gatas, tsaka nung palamigan. Nagtuloy-tuloy. Tapos dumating yung isang vlogger ko na si Ryan Gataway. Siya ang una-una kong vlogger eh. Yan. Nasa sunod-sunod. TV show, guesting, lahat. Ilang brands mayroon kayo dito? No franchise ako. May isa akong franchise sa Tondo. Sa Tondo? Oo, isa lang. Pero pag wala yung mga mukha namin magkakapatid, hindi amin yun. Magkakapatid yan kayong... Magkakapatid yan. So, ano pakiramdam, kuya, na ngayon, sigat na sigat ka na talaga? Huwag mo nang baguhin yung presyo kung ano yung dati pa rin. Tsaka sana yung ganun pa rin, tsaka yung tipla, huwag mo nang baguhin. Huwag mo nang gawin na kung ano-ano artificial. Kung ano yung presyo mo dati, yung pa rin dapat yung presyo, hindi profit ano, tatasa mo. Anong pangalan niyo, kuya? Ako si Pati. Sir, maraming salamat ha. Thank you. Ang sikat na dragon fruit business na ito ay pumatok nang maipakilala at naipalabas sa GME Pinasarap. At syempre, higit na pinuntahan ito ng mga malalaking vlogger na lalong nagpakinang sa negosyo at lalong nakilala ng mga tao. Kayo ate, pumipila din kayo, bibili din kayo. Matagal lang kayo nabili rito. Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang. Paano nyo nalaman o bakit kayo susubok? Nataanan lang po namin. Kung mapapadaan ka talaga sa lugar na ito, ay makikurious ka sa daming tao nang pumipila at talaga namang nagnanais na matikman ang kakaibang juice na ito. Saan nyo narinig ito? Wala lang po, nadadan. Oo, nakita ko sa YouTube. Sa YouTube nakita nyo. Ano pangalan sir? Baka may gusto kayong shoutout? Shoutout siya, no? Kay Lalay at saka kay Jack Jack. Ayan. Thank you so much sir, ha? Maraming salamat. Magtataka ka talaga sapagkat ito ay tunay na kakaibang Diyos. Ano nga ba ang lasa? At ano nga ba ang sustansya nito? Malinis naman ang kapaligiran, malinis ang kanilang paggawa. Kung kaya't dahil naroon na kami sa lugar, nakipila na rin kami upang masubukan at mahusgahan gaano nga ba kasarap ang dragon fruit na ito. Masarap talaga ate, masarap dito. Matagal ka nang pumumili dito. Dahil bukod na sa mura, masarap, healthy. Matagal, masarap dito. Hindi ba magkano ang isang ano nila? Anong powder o kahit anong gratis? 70. Para mapasarap ang kanilang juice. 70 daw, bili ka. Try natin. Bila eh. Ito talaga ang mga panang 100% to. Bibili tayo mga event, tikman natin kung itong masarap. Bila sila. Si Mrs. na kayo pipila na rin.
po sa Quiapo. Dalawa. Tignan na natin. Dalawa na 70 na. Dalawa 70. Dalawa 70. Kung saan yung oras kayo nagbubukas? Ngayon ng umaga. Araw-araw yan? Oo. Hanggang anong oras naman yan? 8 to 8. Mga ilang baso na ubusin niyo sa isang araw? Estimate? 1 pipe. Dito mga kaibigan ay nagulat ako nang tinanong ko mga ilang baso ang nauubos sa loob ng isang araw at nang sinagot ako, 1,500. Aba akalain mo kung 1,500 sa isang araw ang nauubos nilang baso sa tag 50 lang, tumataging ting na 75,000 pesos ang kikitain nila araw-araw. 1,500 na baso. Dalawa na kuya. Hindi na talaga sila. Lagi kayo nabili dito, Nay. Lagi kayo nabili dito. Masarap talaga. Ah, ngayon first time ninyo. So, dahil lang sa trending. Nauhaw lang ako. Ah, nauhaw lang. Kayo, Tay. Bakit kayo nagpila? Ngayon din lang. O, bakit kayo bibili? Ayan. Ito na, nakabili na kami. Titikman na natin. Si Mrs. Akin na. Anong sarap? Masarap. Okay lang sa akin. Nang tinanong ko si Mrs. ay hindi na siya makasagot. Tanging nag-thumbs up na lang siya sapagkat ayaw niyang maistorbo sa paghigop ng Diyos. 70 ito. So ito mga kaibigan, ito. Tingnan natin. No? Ito yung 70. No? Tikman natin. Tingnan natin. Masarap talaga. Swabe. Kaya ano? Kaya sa kanali. Kuya, matanong mo lang, first time nyo ba dyan bumili o matagal na? Matagal lang po. Ngayon ko lang napagtanto kung bakit binabalikan ito ng mga taong nakakapag-try ng dragon fruit juice. Tunay ngang masarap at talagang kakaiba ang hatid na aroma kapag uminom ka nito. Ito rin ang rason kung bakit pinipilahan ng karamihan. Kaya para sa akin, pasok ang panlasa ng dragon fruit. At kung sakaling makakabalik pa rin ako ng Quiapo, siyempre hindi ko rin palalampasin ang pagkakataon na muling tikman ang kakaibang dragon fruit juice na ito. Dragon fruit, ito yung... Linggo-linggo kayo pumipili ito. Kasi yun, marami nga din daw bumibili ng kapitid dragon fruit. Kaya mga kaibigan, kung mapadako kayo ng Quiapo, nasa harap mismo ito ng simbahan sa Hidalgo Street. Walang ibang tindahan na pinipilahan itong dragon fruit juice. Huwag niyong palampasin ang pagkakataon na matikman ang kakaibang juice na ito. Tunay na lasang Pilipino, gawang Pilipino. Atin suportahan ang mga ganitong klaseng negosyo na mula sa atin sapagkat kakaiba ang mga prutas na mula sa Pilipinas.